Magandang araw mga guys at babes, mga ingkong at ale. Ang IMF o International Monetary Fund at World Bank ay ang dalawang pinakamalaking financial institution sa mundo. Sa kanila umuutang ang iba't ibang bansa sa mundo. Ang IMF ay kinabibilangan ng 190 bansa. Ang World Bank ay may 189 na bansang kasapi. Ang World Bank o World Bank Group ay may 5 international organizations. Napabalita noong 3 Marso 2021 na magpapautang ang AIIB sa Pilipinas ng halagang $300 million. Aprobado na nga ito noong 25 ng Marso. Nauna dito ay nagpautang din ang ADB ng $400 million. Ang kasunod ay $500 million na utang din galing ng World Bank. Alamin nga natin kung magkano na ba utang ng Pilipinas. Ang panlabas na utang ng Pilipinas noong katapusan ng taong 2020 ay $98,488,006,200. Ito ay nahahati sa 6 na kategorya: multilateral, bilateral, bond o note holders, banks and other financial institutions, suppliers o exporters, at iba pa. Tignan natin yun, multilateral lenders o creditors. Nangunguna dito ang ADB na may pautang na $10,895,000,000. Pangalawa ang IBRD, $8,064,000,000. Pangatlo ang IMF. Nasaan ang World Bank? Ang IBRD, IDA at IFC ay kabilang sa 5 lending arms ng World Bank. Ang kabuuang pautang ng tatlong ito ay $8,381,000,000. Tignan natin yun, bilateral lenders o creditors. Nangunguna dito ang bansang Japan, $8,978,000,000. Pangalawa sa Japan ay ang China, $1,267,000,000. Yan ang pagkakaiba ng bilateral at multilateral lenders. Ang multilateral ay binubuo ng mahigit sa isang bansa, bagamat ang AIIB ay ito ay Beijing-based o ang main headquarter ay nasa China. Kung pagsasamahin ang pautang ng AIIB at China, ito ay umaabot lamang ng $2,023,000,000. Mas malaki pa rin ang pautang ng Japan. Pagsamahin na natin yun, 4 na kategorya. Ito ay may kabuuang halaga na $42,053,000,000. Tignan natin ang detalye. Umpisahan natin sa ibaba. Nangunguna pa rin ang bansang Japan. Pumangalawa ang Estados Unidos. Pangatlo ang United Kingdom. Then Netherlands, Taiwan, Singapore. Pangpito na lang ang China. Then Hong Kong, Cayman Islands, France, Germany. Bago tayo magtapos, paliwanag lang natin kung ano yun valued at December 29 rates sa itaas. Yun original na currency na inutang pag-convert sa US dollars gamit ang December 29 forex rates to 1 US dollar. Hindi nga lang sakto ang figures dahil rounded off ito sa milyon. Pero ang kabuuang converted amount sa US dollars ay $98,488,000,000.